bakit nasa kasal si Princess? Mamay or Princess? Lagi ba silang magkayakap kahit okay, curious lang, clinging sila lagi sa life? Dapat makapagdikta kay Jomar kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit kami, hindi namin pwedeng diktahan si Jomar na, "Uy, ano bang gagawin mo? Anong ganyan, ganyan, ganyan?" Hanep! Yung tugtog! Sabi nga ni Daddy, di ba, walang titibag sa matatag. Yes, tama. Wala pa ba ang chance na makita sa Jomar? Sinabi ni Jomar na maliligaw siya para mapatunayan nila sa... Alam mo po kayo sa mga pumuntang Baguio ni Mamay? Hindi po. Hindi kami pumunta sa Baguio. Kasi may ginagawa kami at may tinatrabaho kami. Tangina, nabilawakan ako, visit. Tangina, ang concern ng driver ko. Tangina, hinihipuan ako. Narinig ko yun. Fell, gatan. Huwag na lang muna alam maging okay service ang sa pawag ng ayan, tama. Kaya tingnan mo to, nasayang oras mo sa pagbabasa nito. Ayop. Wala pa ba ang chance na makita sa Jomar? Masakit man marinig at malaman na wala pang chance. Pasensya na kayo dahil sobrang busy din ang dalawa. Wala silang chance. Gusto man, alam ko kasi sa nakikita ko, gusto man nila magkita at mag-vlog. Hindi nila magawa dahil sobrang busy. Siyempre, family first, then goal first. Yun. Yun ang mga ano nila, goal nila sa buhay. Well, lag! Kuya, abangan ko yung nuclear na pasabog niya. Napasabog ako. Utot talaga ako. Featuring Sash na yung Jomar. Ututan ko sila. Na gitna. Magkadikit yung mukha nila. Sobrang pasabog yun. Yung tipong amoy yung utot, amoy ng utot ko yung binugbog na palaka. Pero gusto ko pa ba na mag-iya? Oo naman. Sabi niyo sa amin, dapat hindi mo nananiwal. Wala tayong magagawa dyan. Mel, kung yan ang opinion mo, re-respect ko yan. So, tanggapin mo rin yung magiging sagot ko sa'yo. Sagutin kita dyan, ha? Sinabi ni Jomar na maliligaw siya para mapatunayan nila sa buong Pilipinas or sa ano, kasi nandito sila sa larangan . Posibleng maliwalang hindi sumusubaybay sa kanila. Ganyan. Parang gusto niyang patunayan na seryoso siya. Papaalam niya sa buong yung panliligaw niya. Gets mo ba? Kasi nasa sa'yo na yon kung magiging fan ka talaga. Walang intention si Joma na para i-ano kayo. Yung kumbaga, i-fan niyo ako. Basta ako, nagbibigay lang ako ng saya sa inyo. Yun lang ang ginagawa niya. Hindi siya yung tipong i-fan niyo ako, i-please niyang i-fan kayo. I-fan niyo siya dahil gusto niya lang patunayan na sincere siya kay Sash na panliligaw niya. Yun yun. Saka huwag kayong pala desisyon dahil lagi namin kasama yun. Sabi nga ni Daddy, di ba walang titibag sa matatag? Yes, tama. Yung sabi mo dati na si Mami Sash niligaw mo sa film tas maging mami mo na pala. Oo. Totoo. Aminin ko sa inyo, crush ko dati ang Sash na. Tapos, napatagalan ng panahon na yun. Tapos parang nawala na. Naging parang magtropa kasi kami. Parang magkapatid. Parang kapatid ko sa Sash na. Parang naging kapatid na. Parang feeling ko na kapatid na talaga. Pero lang. Kasi Mami din. Mami talaga. Mami namin, sinasaway kami niya pag ayaw ko magpakita na nag-iossi dyan sa harapan. Matago talaga ako doon. Jomar din, nagtatago. Ganun, pag nag-iossi. Matago yan. Okay lang doon mag-iossi, pero huwag daw sa harapan niya.
Sikat ba kayo? Bala kayo. So ba, Jansi? Ako rin eh. Hello? Ano, ma'am? Puta. Hanip! Yung tugtog. Till I met you. Ay, wala pa pala. Sorry, sorry. Till I met the man. Nako, mag-iya ka na. Si Jansi. Wala si Tadei eh. Wala pa si, hindi pa nagugustuhan ni Jomar yun. Hindi nyo ba nalaman? Hindi nyo ba alam? Ayop. Bang na kayo malungkot? Ano nagustuhan ni Daddy kay Mami? Ano ba? Sinabi ni Jomar dati na pare sila ng ugali. Pareha sila ng ugali. Pareha silang gangster eh. Kundi nyo na itatanong ah. Si Sash na kasi, pag nagsasalita si Sash na, di ba? Pag off ka, ang kulit ng salita niyan talaga. Di ba ano nang napapansin nyo sa film sa kasano? Parang, ay, ito na, ganyan, 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 drummer, ganyan. Parang taklesa, makulit yan. Bro, basta tamang panahon na daw, yan. Taklesa yan si Sash na, yung parang, pero nakakatuwa, ang kit ng pagiging ganun niya. Sa, alam nyo naman, di ba, pagka nagsasalita si si Sash, na parang off cam, parang hindi niya sinasadya. Ay, hindi ba yata pala, walang namamansin. Ewan ko, triple time. This is my favorite so far, yan. Armalite, ha, buhay ng gangster. Ganun pala yung Kuya Ari Sara. Pero mag-intro, gawa kayo, inspired na magkita sila sa end of, di natin na rin, parang barildan si Daddy sa si Daddy rapper. Oo, sabihin nyo si Sash na, pag nag, online ulit or nag-live, sabihin nyo, rapper siya. Nami-miss na ni Kuya Ari yung pagiging rapper niya. Ganon. Ganon yan. Nag-chat or call ba sila na? Hindi ko alam eh. Busy kami lahat-lahat eh. Sa kanya-kanyang buhay namin, busy kami. Tatawa ako dun eh. Hoy, hindi ako rapper. Nami-miss kita manood ng live. Yan. Si Sash na isa pang mga trivia din kay Sash. Mahilig 'yan sa pagkain. Mahilig 'yan sa pagkain pero hindi tumataba, napapansin niyo ba? Kasi ang ginagawa niya sa pagkain, titikman lang tapos ipamimigay na. Puta na siya. Ay, hindi naman sa ano, kinakain niya. Pero titikman niya, sa sobrang dami ng pagkain, bibili niya yan. Bibili, or may dumadating, sa nakikita niya naman sa IG, di ba? Titikman niya lahat yan. Sabi niya, wow, na-excite yan. Wow. Tapos titikman yan. Tapos sabi niya, tapos ma-conscious ba yun? Ma-conscious yun sa taas. Ay, baka tumaba ako. Ganun yun. Tapos yun, hindi na niya kakainin. Ganun yun. Takaw tingin nyo si Sash na pati. Sa ayon si Sash na gusto nun lagi na pansit canton. Gusto nun. At sa yung sisig sa 7-Eleven. Oh, giniling ba o sisig sa 7-Eleven? Basta yung sa 7-Eleven yung giniling niya yun. Saka si Sash na din yung nagbigay sa akin at nag-tip sa akin ng ito yung inumin mo. Kasi parang nandidehydrate ako dati. Sabi niya sa akin, Aris, ito inumin mo. Yung Pocari, siya nagbibigay sa akin.
simple lang din talaga. Oo, simple si Sasha na. Kala nyo ba? Ganon-ganon. Si, napaka-simple nun. Sarap kasama nun. Tropa yun kasama. Nauulol din sa amin yun eh. Pares din kasi kami ng ugali nun. Kanto rin ugali namin ni Sasha na. Kumbaga, ano, kalog-kalog si Sasha talaga. Hindi yung kantong ano, yung namamato ng ihi sa jeep. Ha? Hindi ganon. Baka may isipin nyo, namamato ng ihi sa jeep yung si Sasha. Hindi. joke lang. Nabisay ko yan, bukari sweat na tagay na totoo. Ako, kung tatanungin ko kung miss ko si Sasha, ba, syempre, miss ko si, mami ko yun eh. Kaya tinawag ko yun dati, ako unang-una nagtawag ng ano dun. Oy, mami, yun mo ko yun. Tapos tumingin yung dalawa, si mami tin sa kayo, sabi ko, de, mami, hindi ka, si Sasha niya. Aba, bakit mami? Sabi ko, yung mami ko na siya eh. Ginagano ko yun. Ang miss ko sa kalasash na yung pagkain. I always want to remember the people we used to be. Ano namin yan? Off-cam moment ninyo, kuya. Sa off-cam moment namin, i-share ko lang din. Si Sash na kasi, ano yan? Clingy yan si Sash na. Clingy yan kay Jomar. Pagdating kay Jomar, napaka-clingy niya pag kay Jomar. Tapos, laging pinanonood niya BTS talaga. Tapos kung manood si Sash na nakataas yung paa, tapos nakaganon lang yun, parang yapos yung tuhod. Nakaganon. Nakaganon siya. Tapos nanonood lang talaga. Parang bata, tapos nasa sulok. Tapos laging pumapalakpak, huy, tapos kumakanta, tapos sumasayo, ganun. Tagaytay, nakaka-miss TH at NPA. Oo nga eh, nakaka-miss din NPA eh. Makulit yun, at sa ano pa bang trip ni Sash na nun dati? Puta. Ano ba yun? Ayun, naglakad yan dati sa Kimog. Simula na sa condo namin. Tapos sa condo nila, naglakad yan. Ina, napaka-gangster yan. Yung sa sobrang walang masakyan nun, gusto niya na talagang umuwi dahil nagagalit na si Mami Tin. Naglakad kami nun. Inatid namin siya. Ako, si Jomar, sino pa ba yung kasama ko? Si DK, si Sashta, si Natsumi. Ayun, si Natsumi nandun din. Tapos yung mga NPA, yung ibang NPA nandun din. Naglakad yun. Ay, layo pa naman nun. Quarantine yata na yung ano, ECQ, naglakad yun. Napakalayo talaga na nilakad yun, tapos napakaangas po maglakad. Basta iba yung trip namin pagka naglalakad kami sa kalsada. Iba yun. Minsan nag-uululan pa yung dalawang yun. Naglalakad. Daniel Lido, depende ko na kaya nakatindad ng Yakult. Hayop kayo. So baka yung nag-uusap. Nakakamiss. Ano? Man? Dapat makapagdikta kay Jomar kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit kami, hindi namin pwedeng diktahan si Jomar na, oy, ano bang gagawin mo? Anong ganyan mo? Dahil, hindi pwedeng diktahan yung isip at saka yung ano, puso. Yun lang yun. Kasi may plano naman talaga dyan eh. Kung anong gusto ng tao, at saka kung ano yung plano ng tao, wag mong babasagin. Nandito kami kaibigan para sumuport. Suportahan lang namin kung ano yung mga gusto niyang gawin sa buhay at saka yung mga plano sa buhay. Ganun yun. Hindi yun dapat didiktahan. Imbis na diktahan mo siya, pwede mo siyang payuhan. Payuhan mo siya kung gusto niya manghingi ng payo. Or kung gusto mo lang bigyan siya ng payo, bigyan mo ng payo, pero wag mong didiktahan. Yun yung pinaka role mo as being kaibigan. Sumuporta, magbigay ng payo, yun lang. At saka mahalin mo yung tropa mo. Intindihin mo at nang intindihin hanggat kaya mong intindihin. Ganun. Yan ang pinaka-kitun. Okay. Ano, found na yung pagdinidikitan mo. Ano pag diniktahan mo sa kikilos na? Yes, tama yan. Kaya naman ni Daddy yan sabihin, Andrea, kahit nakakamiss at least nangingiti. Anong ugali si Jomar pag off-cam? Ang ugali ni Jomar pag off-cam, hindi nagbubuhos ng tae. Hindi, joke lang. Hindi nagpa-flash na tae. Hindi, joke lang. Ugali ni Jomar pag off-cam,
tulog, sa pagka ano, laging nasa cellphone, tutok lagi sa cellphone. Wala siya, hindi ko siya katabi. Wala, ako lang mag-isa dito na team horror. Ganito kasi yun eh. Sabihin ko sa'yo mga off-cams kay Jomar. Or kung pag makikita mo kami naglalakad, oh, kahit sino makasalubong namin or makasalubong sa amin, ang ginagawa lang lagi ng ginagawa lagi ni Jomar, laging nakasubsub sa cellphone yun. Laging sumasagot sa kliyente yun. Si Jomar, clingy yun. Clingy yun. Off-cam, on-cam, clingy yun. Kung ano yung pinapakita ni Jomar sa camera, yun talaga. Lagi ba silang magkayakap kahit off, curious lang, clingy nga sila lagi sa live. Yes! Ano, minsan mayakap si Jomar, pero lagi kumukontra pala si Tita Tim. Ganun yun. Ayun. Kung ano yung nakikita nyo, ganun talaga siya. Mas lalo lang sumusweet. Lalong si sweet pa ng triple, doble. Pag magkatabi sila, nagla-live. Ganun yun. Ano ba? First GT ng Team Josa ay binigyan kami ng pasalubong si Sashna from Japan. Galing si Sashna na, tapos pagbalik, binigyan kami ng pasalubong ni Sashna ng jacket. Akin yung jacket. Kung sino nakita ng upload ko na jacket, yung Puma, yun yung binigay sa akin ni Sashna. Yun. Tsaka kay Soms. Ang binigay kay Soms, itim sa akin puti. Itim sa akin puti kay Soms, yung Puma. Nakakausap niyo po ba si Sashna hanggang ngayon? Nakakausap ko siya pero matagal na eh. Last 1 month ago na yata, ganun. Mabait ba si Jomar sa Team Horror? Hindi ba siya maigpit na leader sa TH? Hindi. Hindi maigpit si Jomar sa ano. Pero pag work is work, ganun talaga yun. Kung gusto mong ano talaga, kung gusto mo talagang magtrabaho, trabaho talaga. Ganun si Jomar. Pinipili ni Mami si Mami kung Elben or Aris wala daw sabi. Si Raulo. Wala talagang magpipili niyan. Bakit po din niya nakausap? Siyempre, busy sa amin. Busy ako, busy din siya. Yun, ganun lang. Smooth lang. Fast lang. Yan lang yung key. Anong binigay kay daddy? Ano? Sino mas clingy? Si Ate Sashna o si Kuya Omar? Both sila eh. Kayo po pa nagbabanding si daddy pati si Omar. Oo. Nagbabanding sila. Sa sobrang banding nga, napapalo na eh. Si Omar, gago. Sa sobrang banding, napapalo na. Yung lagi mo suot, yun ba yung binigay ni Ma'am May? Laging suot ba? Yes, laging. Oo, yun. Sa mga pagmalamig. Yun. Yung Puma, na itim. Wala, well, part 5, Crow Zero. Malapi. Nabigay ba yung bag ni daday ni Ma'am May, birthday ni daday? Hindi ko alam eh. Pag malamig, lagi mo suot yun. Hindi rin. Marami akong jacket eh. Yun sa DP. Oo, yun yun. Tapos yung kapon. Saan ka ba kapon yun? Oo, nag-feature nga pala ako kapon. Pengi naman. Try nyo mag-live kasama partner nyo. Na-try ko na eh. Actually, 2 beses na nga eh. Anong beses na ba ako nag-live sa partner ko? Oo, oh, tama. Favorite color mo? Black. Ayan, so pareho na sa kotse. Yes. Ano masasabi mo sa vlog Mami with Christine Samson? Hindi ko pa napapanood eh. Busy talaga kami. Black, always na black. Yeah. Tingin mo, oy, daw naka-block. Naka-maroon ako. Fast talks na. Bakit nasa kasal si Princess Melanie Ingan? Siyempre, Team Horror yung kinasal. Alangan namang hindi pumunta si Ses doon dahil bridesmaid yun. Alang yung tanong niya, Melanie. Ano yun? John Omer dahil umiyak si Sash na doon eh. Ikanawento ulit about sa Team Joseph Pog-up. Ah, okay. Panoorin mo kuya. Ah, okay. Black tare. Ang generous lang ni Sasha. Short hair or long hair?
Medyo short hair. Si daday po, kaibigan kasi bawal pumunta sa stand. Oo nga. Hindi naman umuwi agad si daday nun. Siyempre, kasal yun eh. Siyempre, mag-spend siya ng time sa tropa niya. Niyo or an. Eh, may bigote o wala? Meron akong bigote ngayon eh. Bigote. May bigote ako ngayon. May bigote. Tulog na ako, kuya. Sige, sige. Good night. Buh. No. Ano pang tanong nyo? Ano pong dahilan ba't sila nagkaganyan? Hindi ko alam eh. Busy sila sa work. Sinabi ko na. Tingin mo, Kuya Aris, magkakayo sila? Oo naman. Anong age ni daddy? 26. May jowa ka? Wala. May jowa, Mel. Melanie, gawa kayo at film na magkakasama kayong partner. Try natin. Karin, may issue pa. No? Yung jacket na suot ni Ses kanina yun. Anong jacket? Maraming jacket si Ses. Kuya, kwento na ulit na bago ni Aunt Sash niya kapag. Ha, 27 na si Kuya Jomar. Ay, 27 ba? Ay, oo, nag-birthday na pala. Pares pala kami ng birthday ni Jomar. 27 na pala si Jomar. 27 na sabi ni Kuya pa. Oo, 27 si Jomar. Pagkakalaw po. Nasuot na din ni Jomar. Ano yun, CJ? Si Jomar kasi kung ano yung madampot nun, sinusuot nun. Ah, yung flower. Hindi talaga kay Jomar yun. Kay Paolo yun. Anong birthday gift ni Sash na sa'yo nung birthday mo? Wala eh. wala. Ay, meron! Late nga lang. Late birthday gift. Yung birthday gift sa akin ni Sash na noon, ano ba? Damit. Binigyan niya ako ng damit. Yung cup. Ay, yung last year pa yon. Last year yon. Binigyan niya ako ng gift. Sabi niya sa akin, sa'yo tong cup na to ha. Sabi ko, eto na lang pa birthday. Ayun. Mamay or princess? Iba si Mamay or iba rin si princess? Siyempre both. Gusto ko yan. Magkukwento na ulit, Kuya Arius. Ano magkukwento po? Sige, magtanong kayo kung anong gusto kong kwento. Gusto niyo kwento. Bakit di kasama si Yomar sa mga vlogs nila? May certain ano kasi ang mga vlogs eh. Sa mga bata. Kasi minsan kasi kasama mo yung mga ano, baka merong restricted na ano si YouTube, di ba? At wala ka sa shoot. Nasa shoot ako. Tapos lang yung scene ko, CJ. Alam mo kung Dragon Snake, hayop. Di ba team horror yun? Sino ba team horror? Ano ba siya sabihin ito ni CJ? Ano ba problema mo, CJ? Bawal bata. Yes, about kay mamay dati. Ano yun? Pabalik ka na po ba sa shoot? Yes, pabalik na ako. Nandito lang ako nakatambay kasi walang signal dun eh. Ang hirap eh. Alamat ng kabaliwan o from ni Ate Sash. Kabaliwan ni Sash na pag gutom, galit si Sash na. Ay, ito, ganito. Pag nagtatantrum siya si Sash na, mainit ang ulo, gutom yan. Di nagsasabi kasi si Sash na ng gutom yan. Magsasabi lang yan si Sash na ng gutom yan pag nagkikrabe yan. Patapos na ba yung shoot? Marami pa yun. Labo pa yun. Kuya, lights off or lights on? Naku po, dim light gusto ko eh. Film nyo ngayon Halloween. Meron. Ginagawa na po namin. Alamat ng toyo ni Sash na off-cam. Eh, basta pag tinotoyo yung si Sash na patay kayo dyan. Patay na hindi magkakandaw gaga na yun si Joma. Odin, nabasa ko sa Peter. Kailan ni Papa labas? Secret, Boss B or Lemon Queen? Sino si Boss B? Sino si Boss B? Or Lemon Queen? Sex or chocolate? Chocolate. Kailan po target niya na date na labas ng film? Bago mag November 1 or siguro ano. May kanta na nun, ganda to yun ni mami. Ay, naku po. Yan yun. Jadine or Katniel? Katniel. Di magkandaw gaga na imagine ko parang natataranta pa ata si OG Tinotoy mama. Brando kuya. Ay si Brando syempre. Nagpanggap si Christine Samson tinanaga siya ng daddy mo. Ay gadon. Ay taray.
Ay, oo, napanood ko yun. Umiyak siya. Ay, yung toyo prank. Nandun ako nun eh. Yung tinotoyo prank. Lasang tama ni Sasha nun eh. Team Diyosa or o Team Love? Ano yung Team Love? NXP or Onyx? Ayop, napunta sana. Eh, ano ko? Brand Sport. Ah, bulan sa Cortina. Oh, vlog sa YouTube. Ah, oh, yung vlog sa YouTube. Na-updated, guys. Tangin na. Oh, sige na. Medyo babalik na ako doon. Tinawagan na. Ay, tumatawag na si Jomar sa akin. So, bahay nahanap na ako. Ay, hindi pala tumawag. Nag-chat. Puta, nakapag-chat to. Nakahanap siguro ng signal ito. Ayan, so magpapaalam na po muna ako ngayon at babalik po na po dun sa location ng shoot. Kadahilanan na baka kailangan na po kami dun dahil ano, hindi naman porke tapos na yung scene ko, eh hindi na po ako mag-ano. Wait lang ha, mukhang malabo yung camera. So may ano, hindi na po ako tutulong dun, so kailangan namin magtulong-tulong para ma-execute na maayos yun. So maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga sumubaybay sa live ng Team Horror. Sana mag-subscribe na po kayo sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa amin channel na Team Horror TV. And so maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Hala! Joke lang. Good night and I love you all. And at mag-ingat palagi sa mga dapat na sa mga dapat ingatan, katulad na hangga't maaari wag nating magmuna tayong dumikit sa mga taong hindi natin nakasalamuhan ng matagal na. Syempre mga ibang tao para iwas tayo sa mga contact ng mga COVID cases natin diyan. And so maraming salamat. Hanggang sa muli. And 3 2 1 come on.